Hello, kabayan, tayo po ay gagawa ng suman malagkit na may latik, also known as suman moriekos po. Ayan, itry po natin. Ayan, sobrang kunat po ng malagkit na ang ginamit ko at ng sumang ito. Napakalagkit po, napakakunat. Ayan, delicious, napakasarap po. Try nyo pong gawin. Ayan, ito po, gumamit lang po ako dito ng 400 grams ng glutinous flour, 2 can of coconut milk. Ayan po, isang can lang po yung ginawa kong latik. Around 30 minutes po yan bago maglangis, mag-separate po yung latik at langis. Ayan, ganyan lang po. Tapos, ginawa ko na po yung mixture ng glutinous flour, 1 cup of sugar, at 1 can of coconut milk po. Ayan, pinaghalo-halo ko po. Hindi ko na po yan niluto. Basta po, ginawa ko na lang pong ganyan. At saka ko po binalot. Ayan, depende po kung anong size ang gusto nyong gawing laki. Ayan, yan lang po yung size na gusto kong gawin. Parang 2 tablespoon lang po ng mixture yung ginawa ko. Tapos, pinaibabawan ko ng latik na may konting coconut oil, siyempre. Para po, kasi po, madikit yan. Ayan. Palutin lang po natin. Medyo i-flat po natin ng kaunti. Ganyan po. Ganyan po yung way ko ng paggawa. Ulitin po natin ang pagbalot. Sa mga first timer po, ganyan lang po. Mamadali lang po. Napakadali pong gawin. Depende po sa hilig. Ayan. Sabi po kasi akong kumain ng sumang moriyeko o sumang malagkit na may latik. Ayan po. Tatalian nyo po yan. Ako po hindi ko po kasi tinalian, pero mas maganda po palang tatalian natin siya, pagpartnerin siya, tapos talian bago po i-steam. In-steam ko po yan ng 45 minutes. Ayan, mas maganda po natalian ninyo. Base po sa experience. Ayan, after 45 minutes, ayan, luto na ang ating suman malagkit na may latik or suman moriekos. Pwede rin po ninyo siyang lagyan ng yang coconut or buko po. Hindi ko po kasi nalagyan yan, pero pwede pong lagyan yan ng buko. Try nyo po. Napakadali. Thank you for watching.